Yes! Ang napakagandang reyna ni number one, Angela Torres. Okay. Hello. Good afternoon po. Uy, balita ko, ang dami daw ano ha. Ang dami nang nag-a-apply. Dami nag-message. Dami nag-message. Ano sabi mo? Ano lang, salamat. Yung mga nagsabi ng congratulations, thank you. Tapos, yung mga nagpaparamdam ng baka pwedeng ano, manligaw, di ba may mga ganun? Sabi ko, hintay lang. Gano'ng katagal daw? Mga 2 years ulit. Joke lang. Pero ilang taon na po kayong uling single? 2 taon na. 2 taon. Paano ba yan? Pag, halimbawa, marami na nagparamdam uli, kailangan siyempre magpaalam din sa anak kung magbo-boyfriend na? Yes, oh. Kailangan na ng approval ni Sofia ngayon kasi dati hindi ako nakikinig sa kanya eh. So dapat naman siguro ngayon, makinig na ako sa kanya. Paano pag sinabi ng jowa, no, that guy is not right for you? Oo, paano? Di ba yung mga nanay, laging may mga pagkakataon sinasabihin yung anak na, hindi, hindi yan nababagay sa'yo, hindi yan magiging mabuti sa'yo. E paano pag sa'yo naman sinabi yun? Baka kailangan ko nang makinig sa kanya. Ah, talaga? Oo, kasi dati hindi ako nakikinig sa kanya eh. At baka nga, totoo yung instinct niya ngayon. At saka mature na yung anak mo eh, di ba? 73 na eh. Sobra lang po. Tapos matanda pa siya sa anak niya. Yung thinking, pang 73. Pero paano yung pag sobrang mahal na mahal mo na to, tapos ayaw ng anak mo? Siguro, kailangan namin mag-spend time tatlo together. Para makilala niya yung kung sino man yung mamahalin kong next. Diba? Maganda yung pinapakilala ko sila sa... Paano pag sinabi niya, kilala ko naman siya, the classmate ko siya ng grade 4. Bagets. Bagets. Eh, marami tayong narinig na kwento dito nga, mabagets. Yung isa nga, diba, yung ex ng nanay, ginawa pa nung anak. Oo. Sa taping ba yun? Di pa yata na palabas. Napalabas na ba yun? Napalabas na ba? Hindi pa ba? O abahan niyo next week, may ganun. Eh, pero kaabang-abang yun, ha? Oo, pero hindi ko sasabihin ko nanalo siya. Tsaka ko ng araw. Oo, iba. Ay, malala ang mga istorya next week. Napanood na namin eh. Siyempre, tulip natin din. Mata na kasi, diba, napakatapang mo na nag-share ka sa lahat ng mga manonood natin sa buong mundo, narinig nila na ikaw ay biktima ng domestic violence, di ba? Yes. Ng pambubugbog, tama ba? Physical na pang-aabuso. Nung shinare mo yun sa maraming tao, anong naging epekto nun sa'yo? Para akong nabunutan ng tinik sa dibdib. Kasi matagal na matagal ko na siyang dinadala. Maraming mga taong nagtataka kung bakit ako nahiwalay. So very quiet ako before. And nung nasabi ko siya, parang ang luwag sa pakiramdam kasi finally, nasabi ko na yung nararamdaman ko. And it's also a good thing for other women na nakaka-experience ng ganun para magising sila sa katotohanan. Tapos nag-usap kayo ng anak mo, di ba? Na aware pala siya sa mga pinagdaanan mo. Kahit di mo sinasabi, alam niyang may pinagdadaanan ka dahil nakikita niya yung mga sugat sa katawan mo, yung mga pasa mo, kahit nililihim mo, aware siya. Yung usap niyo na ganun, anong naging epekto sa relasyon yung mag-ina? Noon, nagkaroon kami ng gap. To be honest. Parang lumayo siya sa akin kasi feeling niya parang, teka, di ba dati parang best of friends tayo? Kasi mami kita, nasasabihan kita ng problema ko, bakit hindi ka nag-open up sa akin? So, nung finally, nagising na ako sa katotohanan, mas naging malalim yung relationship namin as mom and yung daughter nga. Natutuwa ako dahil kahit papano, yung nangyari sa akin, kahit nagkaroon ako ng mistake, nabago lahat yun. Kumbaga, meron pa rin chance na maging maayos yung relationship namin. Naririnig ko po lagi yan eh, pag nabunutan ng tinik. Ang tanong ko lang po, sa tingin nyo, anong klaseng isda po yun? Ano yung tititinik kayo? Bangus siguro. Bangus? Medyo mataba. Oo, mataba yung tinik. Oo, ang mahirap kasi yung tinik ng ano eh, tinik ng... Dilis? Hindi. Tinik ng tuyo. Ay! Manibis. Tumatambay yun eh. Ay, Diyos ko, alam mo yung tinik ng tuyo na parang sa lubsob na hindi mo alam kung nasaan, pero nararamdaman mo, pero hindi mo matanggal. Oo. Tapos habang tumatagal, palalim ng palalim. Hindi kaya ng tubig yun, dapat saging. Ay, kaya lunukin mo na yung saging. Hindi mo matatanggal ng tubig ang tinik ng tuyo. Dapat nga tuyo ito. Huwag mababasa ito. Huwag mabasain. Oo, mababasa. So, syempre, nagkaroon ka ng dark experience. Ang dilim nung karanasan na yun sa lalaki ngayon,
kung magpapaligaw ka at magkoconsider ng panibagong relationship, ano na ngayon ang qualities na hinahanap mo? Ano na ang requirement mo? Kasi syempre nag-iba. Uh-oh. Kung dati, di ba, superficial lang, gusto natin pogi, matangkad, yung tall, dark, and handsome. Ngayon ba nag-iba na? Mm-mm. Definitely. Kailangan talaga mahal na mahal yung anak ko. Yun yung number one. Kailangan mahal yung anak ko, yung trabaho ko, yung pamilya ko, at yung mga kaibigan ko na rin. Eh, paano kung mahal yung anak mo, mahal trabaho mo, mahal pamilya, pero nananakit pa din? Ay, huwag na yun. Talagang hindi na. Hindi na ako uulit sa ganun. Pag meron pa ulit nangyari na ganun, kailangan putulin na agad. Oo, siguro yung mga lalaki maliligo sa ipa-psychological test mo na. Kailangan may lie detector test. Psychological test para alam mo kung anong kapasidad, kung anong kondisyon ng utak niya, di ba? Kasi minsan karamdaman eh, di ba? May mali sa kanilang sa kanilang behavior, di ba? Pero alam mo, wala tayong makitang dahilan para manakit ng kapwa. Lalo na ng mga mahal natin sa buhay, yes. Di ba? Ng mga kababaihan. Wow. Kaya pag ako talaga naging presidente, unahin ko talaga yan. Bukod sa ekonomiya, bibigyan ko ng karampatang kaparusahan ng mga lalaki na nananakit sa kanilang, nananakit ng mga taong nagmamahal sa kanila, lalo lang ng mga asawa nila. Ano mga gagawin sa kanila pag nanakit sila? Bibigyan ko sila ng mga kaparusahan na hindi nila makakalimutan na talaga namang mararamdaman nila ang bawat sakit na idinulot nila sa taong yon ng bawat segundo. Una, alo? Paiinumin ko sila ng gamot. Gamot na? Na magdudulot na magkakaroon sila ng gout. Di ba? Magkakaroon sila ng gout na hindi gumagaling sa 10 taon. Aray ko, hindi makakalakad yun. Oo. Gout sa paa at sa kamay. Aray, hindi rin makakahawa. Oo, tingnan ko lang kung makapanuntok pa yung lalaki niya kung may gout na yung mga daliri mo. Hindi ba? Oo, madaanan nga lang ng kumot yan. Ang sakit eh, di ba? Idadampi mo pa sa mukha ng asawa mo, di ba? 10 taon, hindi mawawala yung gout mo sa kamay at sa paa. Oo, sakit doon. Pangalawa. Ano yung pangalawa? Isusulong ko na gawin siyang praktisa ni Mayweather. Nang walang suot na anumang protective gadget. Punching bag siya! Punching bag ni Mayweather. Oh. Once a week for 3.5 years. Para maramdaman niya yung sakit na ginagawa niya sa babae. Ganon. Susunod, araw-araw habang nakakulong siya, magpapadala ako doon ng magpe-pedicure sa kanya. Ay! Sisiguruduhin, mamardirin ang kanyang mga daliri sa paa. Aray! Pag na-barder na mga madaliri sa paa, ipapahabol sa asong ulul. Aray ko! May gout ka na, mayroon pang marder ng kuko. Tignan ko lang kung paano ka makatakbo ng marder yung kuko mo, tapos hinahabol ka ng aso. Di ba? Nako, iba. Ano yan? Isang taon yan. Isa't kalahating taon. To. Isa't twice a week. Twice a week? Humirit ka pala twice a week? Oo. Tapos eto pa, daily. Oh, pang-apat yan. Isa swab siya. Habang ginaground. Sinaswab tapos ginaground pa? Habang nangingisay siya, isaswab siya. Aray, isaswab ko. Test. Oo, ganun. Para, di ba kasi yung sakit na dinulot niya, kailangan maranasan niya bawat minuto. Di ba? At lahat yan mararanasan niya habang nakasuot siya ng headphones ang tugtog pa ulit-ulit lang. Hit me baby one more. Aray! Oo. O kaya naman, araw-araw, patatambayin siya sa pinto ng bagon ng LRT during rush hour at sasampalin siya ng lahat ng sumasakay. Bawat tawid doon? Bawat tawid doon? Lahat ng sasakay doon sa bagon pag rush hour, sasampalin siya. Ang sakit doon! At ang pinakahuli, baka sabihin naman niya wala tayong compassion, ipapa-facial natin siya every week. Ayun naman pala, may marirelax naman pala. Kay Wolverine. Haray ko! Ipapa-facial kay Wolverine. Tingnan ko lang, Diyos, ang sakit na mga yan, di ba? Kasi yung sakit na dinulot sa'yo, di ba? Maaaring makamove forward ka, bit-bit ang karanasan na yan at ang learnings na yan, pero naaalala mo. May trauma diba? May trauma. May pilat yan eh. May pilat. Kaya, kailanman eh hindi magiging katanggap-tanggap ang pananakit sa mga taong nagmamahal sa'yo, lalo't higit sa mga kabataan at kababaihan. Tama. Mabuhay ang mga bakla. Aha! Liwanag na ang entablado para sa pinakamagagandang babae sa balat ng lupa. Ang ating mga ulirang ina ay sasalang na sa ating palasyo. Ito ang Reina ng Tahanan!